Hello, Kuwait and Philippines. Hello, Middle East. And hello, world. I'm Miss Rachel from ICC Kuwait and kasama ko si Sir Mark Kevin, ang instructor natin sa Diploma in Health and Social Care. Ayan. So, kabayan, every Tuesday ba yung day off mo? So, kung every Tuesday yung day off nyo, ito po is good news po sa lahat ng makababayan natin na may day off every Tuesday dahil open for enrollment na ang ating Tuesday batch ng Diploma in Health and Social Care or Caregiver Course. Ayan. Yes. So, maganda po itong oportunidad kasi po madami po tayong mga kababayan na ang day off po nila hindi Friday, hindi Saturday, hindi Sunday, hindi Monday, Tuesday po talaga. So, yes. Maganda po itong oportunidad. Kasi po dati wala po tayong, di ba, Ma'am Rachel, yes, na Tuesday batch. Wala tayong Tuesday schedule for health and social care. Mm-hmm. So, good news ito sa lahat ng mga kababayan natin. Kung kayo is high school graduate or college level na nagpaplanong mag-migrate papuntang Canada, UK, or Australia at kailangan nyo ng internationally recognized diploma, which is gagamitin nyo for immigration or sa international job application ninyo. Or kaya ay kung gusto nyo talaga na magiging certified na caregiver para kayo is makapag-apply sa pinaka-in-demand na trabaho sa ngayon. Tsaka ngayon talaga sa balita sa Europe, sa Croatia nga, so libo-libo mga Pilipino ang kailangan sa bansang iyon. So, yes. So bago magbukas yung mga job orders na yon, so you tried na mag-enroll na at magkaroon kayo ng mga diploma at mga courses na mag-fit at ang caregiver job ang isa sa mga pinaka-in-demand at pinaka-madaling trabaho o mga, yes, open vacancy na pwede nyo pong applyan. Yes. At si ICSA po, ino-offer po namin ito. Dati po walang Tuesday batch, pero ngayon, Ma'am Rachel, bukas na siya. Yes, bukas na siya. At ito yung kauna-unahang batch natin for Tuesday. So, kung every Tuesday yung day off mo, so ito na yung chance mo. And of course, dito sa health and social care natin, level 4 siya with 120 units. So, kung yung application nyo ngayon, kakailangan ninyo yung 72 units, so go na kayo dito sa Diploma in Health and Social Care natin kasi 120 units na po siya. And pwede po natin siyang ipa-evaluate sa WIS yung diploma natin at wala po siyang expiration kasi diploma nga siya. So anytime, lifetime yung yung diploma nyo. Magagamit nyo hanggat gusto ninyo. Tsaka, yes, madaming nagkakaroon ng mga alanganin or nagda-doubt sila. So, normal lang yun. So, pwede po nyong i-message ang number ng ICSA. Pwede nyo po kayong pumunta mismo dito sa ICSA. Meron po tayong branch dito sa Kuwait City at saka sa Mahabula branch. So, yes, pwede po kayong mag-inquire. Makita nyo po yung school. And kung kayo po ay naka-follow sa ICSA page, Facebook page, so nakita nyo naman po, madami mga Pilipino ang nakagraduate po. At lahat po sila ay may ngiti sa kanilang mga mukha dahil po talagang they enjoy and they really receive a UK diploma na talagang pwede pong gamitin sa ampalig ng mundo. Yes, tama po kayo dyan, sir. And of course, kasi syempre nasaksihan natin yung graduation last Saturday. And bago pala yung congratulations sa lahat ng mga eksanyan natin na nakapagtapos sa kanilang mga courses last Saturday. So, sobrang nakaka-proud, nakakaiyak yung experience na yun. Kasi, syempre, once in a lifetime lang. Katulad kay Sir Donald, yung in-interview ko siya, 15 years siya bago nakapagtapos ng pag-aaral. Kasi nga, marami pa siyang mga priority na inuuna. Mm-hmm. So, after 15 years, natupad yung pangarap niya na makapagtapos ng pag-aaral. So, di ba, ikaw kabayan, kung plano mo na makapagtapos ng pag-aaral, why not simulan mo ngayon? Kasi baka ito na yung chance po natin na magkaroon tayo ng opportunity na mabago yung takbo ng buhay natin. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo dito sa Kuwait or kailan tayo manatiling magtatrabaho dito sa Kuwait or kung gusto naman natin na mag-change ng country po and kailangan nyo talaga ng diploma, so kailangan nyo munang i-equip yung sarili nyo ng skills and knowledge and of course ng credentials. Opo. Na magagamit natin for applications. At saka isa sa mga laging hindi nawawala ngayon kasi lahat may AI na, so nag-iging advanced na ang
ang mundo. Pero yes, ang sa health po, wala pa po tayong mga robot na caregiver. So, imposible pa po yun. So, talagang yung demand po natin ay napakataas. Yes, tama. So, yun, grab this chance po, no, kung every Tuesday yung day off mo. Open for enrollment yung ating Tuesday batch. 10 a.m. to 1 p.m. yung klase natin. Of course, once a week lang yung klase natin. Every Tuesday, and of course, pwede tayong maka-attend ng mentoring classes or tutorial classes. Merong in-schedule si Sir Mark na para sa mentor ninyo, para sa paggawa ng inyong mga assignments. So, wag po tayong mag-alala, wag po tayong kakabahan, kasi minsan tinatanong nila, kaya ko ba yung assessment ng mga exams or mga assignments. Wag po kayong mag-alala, kasi nandito si Sir para at least gagabayan niya kayo kung paano niyo tatapusin yung mga assignments ninyo, paano kayo magiging competitive na isang caregiver, di ba? Kasi si Sir is nurse po siya. So lahat ng mga ano talaga yung skills niya, yung knowledge niya sa pagiging nurse niya is sinishare niya sa lahat ng mga estudyante niya. So kung napapanood niyo yung mga live interview namin, mga kwentong ICC namin sa mga students ni Sir, so sinishare po nila yun doon sa lahat ng mga natutunan po nila kay Sir. Yan. At saka maraming salamat sa mga estudyante ko na talagang they really share their experiences, and yeah, hindi lang sa akin, hindi lang sa klase, kundi sa mga staff ng ICSA na naging matulungin sa mga inquiries nila, sina Ma'am Rachel, sina Ma'am Lynn, yan po. So, we truly appreciate your comments po dito. And sa mga nagkakaroon ng interest, so i-check nyo na po yung calendar nyo, pag-pray nyo po yung inyong mga schedules na papayagan po kayo ng inyong mga employer. Yes. Alright? So, pwede naman po. Tsaka madami po kong mga estudyante na, kunyari po, 3 p.m. pa yung work nila. So, talagang they grab the chance before their job. Punta muna sila mag-aral po muna. Yes. Pwede po. Yes, ayan. So, hello 10 million in the house. Good morning po sa inyong lahat, or good afternoon. Saan man kayo dito sa Middle East or sa buong mundo na nagtatrabaho bilang isang OFW. So, yun. Uulitin ko po, open na for enrollment yung aming Tuesday batch ng Diploma in Health and Social Care or Caregiver Course Level 4 po. Ito po is internationally recognized diploma. So yung diploma natin is magagamit natin siya kahit saan man tayo mag-apply ng trabaho, and pwede po natin siyang ipa-apostel or ipa-stamp sa DFA, or kaya kung kailangan niyo ng WIS evaluation, pwede rin natin siyang ipa-WIS evaluation yung ating diploma, and lifetime po yung diploma natin. Magagamit natin to kahit kailan natin siya gustong gamitin. And of course, kung pangarap mo talaga na magiging isang competitive na caregiver, so ito na yung pagkakataon po din yun, tuparin nyo na yung pangarap nyo para at least magkaroon kayo ng opportunity na ma-fulfill yung mga dreams ninyo. Kasi yung dreams natin, kailangan talaga natin siyang simulan sa sarili natin yung pag-abot niyan. So kailangan natin ng mag-take ng actions to achieve our goals. Kasi nga sabi nila, we live in this world to dream and achieve what we are dreaming of. Kaya, ano pa hinihintay nyo, kabayan? Message na sa aming WhatsApp number, +965-993-02850, or kaya ay sa mga ano number na, kung nag-scroll kayo dito sa Facebook namin, maraming mga WhatsApp number kaming nilalagay dyan, so pwede nyo message lahat ng mga numbers na yan. Or kaya mag-comment down below kayo, or mag-direct message kayo sa aming inbox. Ayan, so. Huwag po kayong maghihiyang mag-inquire, tapos po, ayusin nyo lang po yung mga schedules nyo. Huwag niyo po sayangin yung mga oras niyo po na, kasi po, the way na naghihintay po kayo dito, nanonood po kayo sa live ng ICSA, so grab the chance na po. And so yun, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa aming live update. Ako po muli si Ms. Rachel. At ako po si Sir Mark, na nagsasabi na ang ICSA is your partner in success. See you soon dito sa ICSA, and God bless everyone. And congratulations sa lahat ng mga examians na nakapagtapos last Saturday. And hopefully one day makikita naman namin yung mga next na gagraduate po next April and October next year. And so thank you so much, and see you next time sa aming live update. God bless po.